Mahilig ka bang maligo ng dagat? Ito ang mga kailangan gawin kung nag-develop kayo ng sea bather's rash. So pag naliligo tayo ng dagat, guys, sometimes nakaka-encounter tayo ng mga maliliit na creature na ito. Actually, guys, ito ay ang itsura ng larvae or parang baby sila na mga jellyfish. And kahit baby pa lang ang mga ito, meron na po silang nematocysts kagaya ng mga full-grown jellyfish. So, yung mga nematocysts, guys, natatagpuan yan sa katawan at saka sa tentacles ng mga larvae ng jellyfish na ito. So sa loob nito ay meron siyang stinger or parang harpoon which basically pierces the skin and this actually injects the venom into the skin. And yung mga larvae ng jellyfish na ito, usually pumapasok sila sa ating damit or sa ating rash guard pag naliligo tayo ng dagat. At dahil dyan, guys, yung pasyente ay nagde-develop ng mga red, inflammatory na mga papules or bumps na sometimes medyo makati or medyo nagsisting or na sometimes nagkakaroon ng burning sensation. And usually, ang rash na ito ay nagde-develop sa mga covered areas ng ating katawan kung saan nandoon yung ating damit, yung swimsuit, or yung ating mga rash guard. And medyo may delay ang reaction na ito. Sometimes it takes hours for the rash to actually appear. So, pag matagal na nakasuot sa atin, yung pag umahon na tayo sa dagat, tapos matagal nating nasuot yung ating damit or rash guard, hindi natin ito tinanggal agad, then mas mataas po ang chance na mag-develop tayo ng rash na ito. Kasi nga, yung mga baby jellyfish, nandun sila sa loob ng mga damit natin or sa mga rash guard natin na na-trap sila doon sa loob. Kaya guys, para ma-decrease ang chances natin to develop sea bather's rash, so kailangan pagkatapos natin maligo sa dagat, agad-agad po nating tanggalin ang ating mga damit or rash guard na ginamit nung tayo ay naliligo sa dagat. Okay? And also, kailangan natin i-wash off yung ating katawan. If kaya po ng seawater, mas maganda po. Pero kung hindi po available na yung seawater, pwede rin naman pong magbanlaw ng fresh water. Para kung ano man yung mga larvae ng jellyfish na naka-attach sa balat natin, ay ma-wash off immediately. And kung may nararamdaman tayong pangangati, pwede tayong gumamit ng moisturizer or lightweight lotion doon sa mga areas na affected. Pwede rin po tayong mag-consult sa ating board-certified dermatologist. Pwede niya tayong bigyan ng mga mild topical steroids for a limited amount of duration para sa pangangati. And guys, kung may rash tayo, huwag natin itong kakamutin as much as possible dahil ito ay maaaring mag-worsen ng rash and also it can worsen the itchiness even more. And also, gagamit tayo ng mga loose-fitting clothes. Huwag yung masyadong masisikip kasi if masikip ang clothing natin, mas lalong mai-irritate ang ating balat. So if hindi pa rin epektibo ang mga methods na ito, pwede tayong mag-consult sa ating doctor para mabigyan tayo ng antihistamine para sa pangangati. And in very rare occasions, nagkakaroon ng allergic reaction ang pasyente doon sa mga sting ng mga baby jellyfish. So, pag nagkaroon ng rashes ang pasyente, nag-develop ito ng swelling, especially sa kanyang face, and also nahirapan ng huminga ang pasyente, immediately po dalhin natin ang pasyente sa pinakamalapit na emergency room. Dahil delikado po ang mga senyales na ito ng allergic reactions. Alright guys, I hope this helps. For more acne tips, follow me and Basta Acne DMD. Bye DMD stunners!